Praise the Lord. Amen. What a beautiful scenery. Maayo-ayo na talanawon to be with all the saints, not to be blended with one another. Walay nakaanin ko kung ang mga magsuot sa pagkuyo sa pag-ausa. Amen. Sa Book of Psalms, doon ay inestimable goodness. Amen. O doon ay incalculable pleasantness. Kung ang mga brothers, amen, magkuyo diha sa pag-ausa. Blended together, dayon mag-inabuhi diha sa reality of the body of Christ. So, praise the Lord. Karon nga panahon, wala kang kaya nga naa sa kahiloy sa Ginoo. Nagsangkap, ako nga nagpa-ambil, amen, sa mga kanato, sa pulong sa Ginoo, ilalong sa pugtong talagsaon nga pagpangalagad. Nga tumong ni ini, mao nga higpiton, amen, na ay shepherding, na ay pag-perfect, pag-hingpit nato, o sa katulihay, to build up, matukod, amen, ang iglesia, ang lawas ni Kristo, o musangkot ni sa bagong Jerusalem. So, praise the Lord. So, kung yaging mga simana, doon ay tayo mga nadawa na buhi, dayong lunhaw, amen, pagto sa panahon, na pagpamulong, o even the up-to-date burden, alang sa up-to-date na mood sa Ginoo diha sa iyang pahiulit. O past na mga weeks, no, pagulat na ng pahimulos sa present na speaking, kalabot sa parenthood, no, mga parents, kalabot sa mga ginikanan, ng mga sumbanan. Amen. Dayon, pahimulos mo na sa kaunang higyot, kalabot sa katulima ka mga mensahe, no, sa Nordic na konferensya, no, kalabot sa consummation of the age o sa pagbalik sa itong Ginoo. Ngayon, ang mga patanon, doon ako sa iyong nagkadaiya ng mga pagpahimulos pinagi sa Zoom, no, ng mga meetings o ato ang nalawag yun ang mga lunhaw ng pagsangkap, amen, sa kadago diha sa pulong si Ginoo. Ngayon, karoon ko sa hindi nga na mga brothers, amen, nga 30, more than 30, no? Na karon naka-join ta, ka-join din ini nga ITRO, international ini nga training, amen? O ato, ano ang nalawat? Ang nagaya na pagsangkap ang insuon, no? Sa Ginoo, inaangis sa ministry. O karon ano din nga i, ano na yun, ginahasa mo dani, no? To, sa ba ito, re-echo, or to reflect, pagpasumbali or to respect, no? To deuteronomy, amen? Sa lunhaw, buhi, bago, o pakto sa panahon na pagpangulong sa itong Ginoo. Aliwala din ini, talitapos ng panahon ng Ginoo. Importante kayo na itong masayaran, what age we are living today. Unsa na ang panahon ang atuhan asa, unsa, where, at when. Unsa na manig panahon na nga ato ang naalang nakakaroon. Amen? So, sa burden, sa ipaambil, no? Sa itong napahitos lang ngayon soon, na dili, kani atong nagdaran niya gin-enjoy, dili di siya bulal. No? Di siya bulal sa mga nilamay na ito, pati mahimos lang. Doon ay nadugtungan. Amen? Ang tanahan ng pagpaambil, even ang sequence sa pag-release sa mga mensahe, sibo yun sa atong panginahanglan. At kung nangyisip na timely word, amen? Timely speaking, praise the Lord, no? Timely dispensing to give them food at the proper time. Praise the Lord. So hopefully, karoon nga buka, kita nga mga vessels, ng mga sundanan sa kaloy. Doon ay versikulo sa Lucas, kapitulo 1, verse 53. Hopefully, yung aning tugtan, no? Kini bisikuluhan ngayon soon. Luke 1:53, the hungry he has filled with good things, and the
privilege, He has set away empty. So hopefully, meaning meeting karon, no? Meaning pag-tambing sa tulong sa Ginoo, ang atong mga espiritu, ang atong mga sundalan, mahimo ug lang basiyo. Amen? Basiyo. Ang iyang pag-tambing nato, ang feeling, no? Ang pagpuno niya nato, nag-agad ni sa atong pagka-basiyo, sa atong mga sundalan. Naipulot sa Maysoon, mayroon nga, matag-atid na itong panagatito, paminan nato sa mga pulong sa Ginoo. Hinahanan ato muna muna mo, nga as if, patasokan, patadumog ating mga butangan. Amen? Dili ang word nito sa Luke chapter 1, kung nag-isip ka, nga dato na, puno na ka. O di mong iisip na, enough, enough. Natagpaw na ka, sa unsay naani mo, then ang word in him, papaulipon lang by the law. Amen? Ngayon yung pinagang sa manangon ng luwan na na, no? Sa itong morning revival. Sundanan! O sa imong salud, yun na, mga 15 na tuig naman tingali, dekada naman yung tulungan, nakadugog ka mga nasa una pa. Kung kanina ang imong patbati, imong attitude, imong harong sa imong salud, muulit yung hangtutun, why na lang? Amen? Kung di mo giisip na puno na ka sa knowledge, puno na ka sa doktrina, wala na, wala yung nanahin mo ang mga mabutan. Nagkadungog na miyan na, ang word na sa Tagalog, alam mo na yan. Alam mo na yan, Esther's Romans 9, alam mo na yan. Kisa na kayo sa akin, katod atong mga ayaw na mo, anak, kung kanina na itong harong, huwag yun yung sunod. Huwag yung maambil sa atong mga sundanan. So, karoon mga iso, magpahapo na. Amen. Atong i-empty ang atong kaugalingong diha sa Ginoo. Aron na siya kahigayunan, kamuno na itong mga iso, aron na mamulit ang puso. Amen. Mauni na ang atong muna enjoy sa training na ang atong gunong diha sa mga prudent
mistakes, mga olibor na mga kugihan. Amen? Kung sa mga himo na lesson, just give food at the proper time. So, una, na may isuot ka ron, no? Na isang mo padayon ating pagpamulo, o niya sa hindi mo may isuot, nakapahinulos din sa unang unong ka mga messages. Unong din ka mga messages, din karong hapon, na ay padayon din sa duha na nabili mo sa mga mensahe. O salamat kung manali, kung man sa isuot, kung pamit, doon ay prophesying, no? Sa mga nakatanggo, o ang awag ang pagbabulong hindi mo ay kiyatibukan ng pagkumplito ni sa unsay among nadawat na sangkap di ining tulog ka at daw na pagpahimulos sa itiro ng mga mensahe mga iso. Amen? So, dili kita lang ma-detali, no? Ato lang buhaon ang mga crucial ng mga punto mahinundanod niya punan dahil doon ay maisuod na sa ilang sharing at dito ang mga kasinatian, mga praktikal o mga detali sa mga kitunan ano, ng mga outlines ng iso. So una, bisa ako sa pag-aaral ko na mong gamay ang natong enjoy sa kaning tinadlaw lang ko na pagpahimulos. Ito ang makita, ang background o ang view. No? Ang background ano yung natong enjoy karon na simana sa simana 5 mga iso. Mao ang Jeremias kapitulo 18. Jeremiah chapter 18. Nga dito isopihan si Jehovah si Jeremias asa sa kadulo. Muadto siya sa Potter's house. Sa balay sa magpupulod. Dayon sa tanay adto sa dito, unsa man nakita ni Jeremias? Yes, naay magpupulod. Dayon sa iyang makamo, dunay yugang pulunon. Pero kaso lang, sa mga naging gibuhat, nadaot. So, sa gihimo sa father, magpukulon, iyan ang girimodel, girimain niya, o another na po niya, design sa kulon, sa kulon, o, ang design sa vessel, na sumala sa iyang ikahimutan, sumala sa iyang gusto. O, dito ang ipakita, nga ito ni Jeremias sa Diyos, kung saan ang ipakita ang iso. Nga inuna ni ay ang house of Israel. Inuna ni ay ang katauhan sa Diyos. Sama ka sila sa usaka kulunod na naaas sa kamot sa magpupulod na mao si Jehovah, na mao ang atong Diyos. O unsay iyang binuha, unsay iyang choice, unsay iyang interest sa Diyos, unsay iyang preference, naaas siya'y kagumot. Absolute freedom. Amen? Na nga siya'y authority. Unsa'y iya ang gusto buhaton, iyaning buhaton, sumala sa iyang pag-uot. Muna'y nabasahan mo rin sa Pablo. Busa, samtang nagsulat si Pablo sa Roma, Kapitulo 9. Samtang nagsulat siya, nahaasahan ang muna ni Pablo ang iyang nabasahan sa Jeremias 18. So, ugma, una kalugtungan, ang content, ang sunod sa Romans chapter 9, sa Jeremiah chapter 18. So, imagine may sunod, nagkupahan kaayos si Pablo sa pagsunod sa Roman 20, sa unsay daa sa Jeremias 18. So, tungod ni ini may sunod, at ang nakita sa aning semana, ang sovereignty sa atong Diyos may sunod. Amen? Ang atong Diyos, doon na siya ipagka, magbubuot nga Diyos. Kaya din, ang word rin, sovereign father. Magbubuot nga, magpagulon. Amen? Nga naghihimo na ito, kung saan, nga mga sudlanan, vessels, containers, aron kasudlan niya mga iso. So, doon ay mga pulong, inihinga ang ito, noon, angay na ito siya ng mabatsyagan, angay na ito makita ang mga krusyal ng mga butang. Kaya ang pulo niya ay nga vessel, mga sundanan ng buta ng mga iso. Ang pulo nga vessel, sumala sa limiti, dili ka siya, giingon o instrumento, no? Instrument. Ang pulo din hinga ipagbatan, ang ato pagka, sublanan.
ang bagong pagka-vessel. Unya, ang 40 pesos na yun, ni Apostol Pablo, gisang-up na siya, o duha kapulong. Sa tamay sa, open vessels. Open vessels. Mga bukas na mga sudan. Amen? So, naman ha, makapasalamat na sa Ginoo, kay gihimo taniyang mga sudan. Amen? Unya, sa Roma, Kapitulo 9, o sa mga, vessels of mercy. Dahil sa marayon ng mga versikulo, pila ka buta ang isulod na ito? Tulo. Masa yung lang? Mercy. Taloy. Masa yung katuha? Honor. Honor. Masa yung sayari? Kadunggan. Masa yung katulo na isulod? Glory. Sudanan sa himaya ng iso. Huwag pinulingin na ng mga sudanan. Yung sa ito, gini-describe din eh. Earth and where? Mas nararap ka ng copper ware. Diba? Copper ware. Plastic pa, magkagulog-gulog na. Parang, okay-okay na. Hindi na mausa. Kita, din ka pwede na tayo copper ware. Earthen ware. Yung kita, clay, man. Clay kita mga isawod. Earthen ware ng mga vessels. Fragile. Mahal na bigil na ito, ano yung mga isawod? Mahal po ni gamay. Buak yun eh. Yung hindi na, pagka, ngayon kita, earth and where? Manang nangyayahandol with care, ang handle with care ganyan may isawad kay. Kung hindi na, magpupuhan yung magpulong na, gamay ra, gamay ra. So, pero na may good news. Okay, na may good news. 2 Corinthians 4, chapter 4, verse 7. Nasa ako, kasut na lang ko noon. Ang saman, do thy treasure. Amen? Do thy bahandi. Bahandi. No? Nga mao ang indwelling Christ. Pero ang punto din nga ito ang nga ang kita ng isoon is this should not only be a saying. Parang saying, no? Sa pagkabit ng Diyos sa itero, this should not be saying. Parang na ako, na ako sa kusulong. Ang word na may isoon is intrinsically, doon na kay inner na pag-ilaw. Inner na sense sa iyang pagka-preciousness. Amen? Doon ang treasure sa konsulod? Yes, tinuod na. Pero mga isuod, makara. Tinuod ka siyang treasure. Tinuod ka siyang binilgod sa sulod na ito. Or nakapagawain lahing doon na mas binilgod pa niya. Kita na kayo makatubagan na mga isuod. Sa mga praktikal na pagsinati, pagsulod sa praktikal na ito ang i-enjoy. Kung tinuod ba yun siyang treasure within us. Kung binilgod ng mga naghahaan na natin po ang tagal ng mga iso. Amen? Then, another point na importante, hopefully matanggol na naman din mga kulungan. Ang kulong dito is, kani siya ang sudanan, ikaluyan. Sudanan, kinaluyan. Mercy. Ang kulong din nga mercy mga iso, buklad kayo ang kulong mercy. Kaya if you look mercy, wala kay imong own effort anak. Amen? Wala kay imong own na choice. Wala kay pagpili. Wala kay own na labor. Ma, magdugi ko o may nurihili ko. No! Yes, ito man, eh? Yes, ito ang sa practical, doon na kay magdugi. Pero, eventually, sa katulihan mga isoon, sa aktualidad, dili na tungod sa atong effort and labor. Amen? Tanami ay, everything, ang visible myself, everything depends on God's mercy. At ang inigumpan ni Presidio ha, my son, everything depends on God's mercy. Tanami na, nagdipindi na gini sa iyang mga kaluoy, my son. Nasayo ko na, ano, kung sa panahon, no? Nakatubit lang sa anak ni Jacob, anak ni Isaac, ni Rebecca, si Jacob, si Esau. O yung ibang tiyan doon ang pangisawon, buutan si Esau, Jacob, si Jacob. Buutan, maayong tao si Esau, buutan, bugihan. Bugihan kayo. Ganadadhan ang ganahan ni Esau. Pero, buliran ko si Jacob. Pero nga kung sa Romans chapter 9, ingon man din ang ulo. Jacob, how I love. Esau, how I hated. Gidong na niya si
isaw, ibig mo niya si ako. Kung kita ato, balik ko maliyon. Lam na ko si isaw. Di ko ganahan din ako. Pero ang ginoo, malahin ko niso. Ang seleksyon sa Diyos, dili sumala sa ato ang condition, dili sumala sa akong situation, dili sumala sa kung sa ta, what we are, no? Who we are, what we possess, kung sa ta. What na, it doesn't matter. What na, I care, I don't care, ang Diyos anak, kung sa ta. Ang iya ni care, kung sa ta, I will, no? I will have mercy on whomever I will have mercy. So it says, no? I will have compassion on whomever I will have compassion. Not of him who wills, nor of him who runs, but of God who shows mercy. So, tapos ako, nga nang nakapapiling man na ka to, tuwod na sa kaluoy sa Diyos. Nga nang nakapatayong matas ako, hindi siya halong kinabuhi. It is of God's mercy. Nga nang nakapatayong matas ako, tubo. It is of God's mercy. Ang umang minibas, kita nakapabilin sa way sa Russia family. Ang sama na, it is of God's mercy. Ang atong mga achievement, narapusan na ko, ang mga possessions, nakapot na to, na-attain na to, ang sama na, umot ba sa itong mapalikamot? No. Everything is of God's mercy. But of course, it is atong mga anak, no? Nga nung nabuotan mo ng anak ka, it is of God's mercy. Kung ang naon sa mga saunahan, ang naon ngayon ang anak na siya. Tanan mga isoon, ilalong din sa sovereign mercy. Amen? Positibo ba na, negatibo ba na, tanan, ilalong sa iyang sovereign mercy. So, ngayon, no? Kung sa karun, dato mo kayo, no? Na ang isoon niya kung mabatay ng sumpay. Ito lang ang nagaan o verse I view or kanang brief lang na view, no? Kalabot sa enjoy sa Aikiro. Kaya bumanin ang kasamtanan magpapulo sa Ginoo, no? Pinaagis ang mga brothers. Ang unuhanong general subject sa enjoy is the Christian life, the church life, consummation of the age, and the coming of the Lord. Again, the Christian life, the church life, at the Lord. Consummation of the age, ito what? The coming of the Lord. Wow, marami ang may isaw ngayon. Sa uluhan panataan, mag-anakan, ha? Mag-ipunang matagamang ba? Kung sa isulod na ikan enjoy, pag-alamin niyo kayo. So karoon, ang mga patilamon sa gabay. Ligid siya yun, no? Patilamon naman ako. Tagalan mo ng pagkaon. So, sigur sa panahon, ano ba katinaw kung saan mo matinawan? Amen? So, ha? Ah, correct, no? Pero ang unang pagtilaw, 4 days pa rin. O sa akong church's fellowship, praise the Lord, din ha, mas dato na ng pagtilaw, dato na ng pagpahimulos sa mga mensahe ka mga iso. So, una, sumpay ni siya, kung enjoy ka ron sa itiro, sumpay ni siya, tumiyagi ang mga pahimuslan, kalabot sa the Lord's second coming. May son, nang kanima na puluhan. Sa unang paradaan, imo na mabati. Dili may son is that, ang word there is, ang recovered church, doon na sila inner sensation. Nang kanima na ang puluhan. Tungkol kay doon na inner realization. Inner sensation, meaning sunod doon na pagbati. So, usaman, kalabot sa pagbalik sa atong Ginoo. Amen. So, ang atong pagpamulong karon sa pahimuli, amen, ang direksyon, mihamabot siya sa kahit ang nato karon sa kalimutan. No? The world situation is an indicator of the Lord's move. O niya, ito na ang nangyay na ito, na doon ay divine history within the human history. So nakita karon sa palibot, sa itong kahimtang karon, doon ay inner na pagbati sa mga iso. Kalabot sa pagbati sa atong Ginoo. Kaya galing sa ikanuhang mensahe yari, ang tulong ni gamit, imminent. Imminent. I, double M-I-N-E-N-T. Imminent. O ba no? Hinanali, imminent.
Ang word na imminent means about to occur. About to occur. Kanan, wala gani eh. Oh, so, nagini siya. Muhay na po ang kini sa dili madulay. About to occur. Amen? So, hopefully, niini ng mga puno ngayon, makapabukas na ito mga iso. Katong mga nangatulog psychologically, nangatulog spiritually, karoon ang panahon ng humadangat mga iso. Amen? Di na kininalaw ako kung saan, kining atong panahon karoon. Ang time is short, dayon ang age is too close. Dupol na kitayo, tapuso ni panahon. So since, ang time mo naman, kung saan tumuhat ng mga iso, we need to have more time to pursue. More time to grow. More time to develop. Ang sabi niyo, more time para sa pag-enjoy. Pag-enjoy, pag-inom, pagkaon, more time to inhale, no? More time to eat the Lord's word. But on the other hand, no time what? To waste. Amen? More time to enjoy, no time to waste. Muna ang pulong na-refresh yung iso. Talilagos na panahon, wag na ang dapat time para usik-usikan pa ang iso. Proverb, doon may mga pulong yung kayo sa unahan, na basta ng Ginoo, natawag ang mga manaw. Pero ang atong pagkamahimong overcomer, doon ay pulong din ha, it's up to us. It's up to us. Though siyara ang mahimong makapahimo ng overcomer, siyara. Pero sa lahat na bahin, the sulti, the portion of the ministry, ang atong pagka-overcomer is up to us. Is up to us. Kung willing ba ka, we'll pay the price. Amen? Why do we makalabas ng Ginoo? No? At ayaw siya ng sangkap. Layon siya ng dawag mga eksporo. Nag-transforma. Sa atong sunod, doon na siya buhat. Ang ikaw din is, doon na siya sikrito o misteryoso na buhat sa sunod na ito. But, kung sa iyan yung kinahanan, our utmost or topmost cooperation and best coordination. Busa, naatay part, naatay responsibility. Do our part, naatay ipabuhat sa kinong kapangakuhan, nga sa tuyo na ng mga isoon, mus makasanong, murispanta sa pagtawag sa atong Ginoo. Ay gamay pa ng panahon, unong niya ng mga mensahe. Ang first na message ng isoon, nalabot siya sa consummation of the age of mystery. Kung saan ay panahon na karoon, doon ay tulog ka mga denotations ani, tulog ka mga particular designation sa itong panahon. Doon kay karoon naman ka, humana naman ang 69 weeks. Amen? At ito naman siya na doon na naging mga mensahe. O karoon na naman sa gap. Amen? Sa gap naman ka. And no one knows how long. Right. Kung kini ang gap, how long. Siya lang may nasahe. Kung sa mga nga gap, itawag niyo, age of grace. Number two, age of the church. Then number three, age of mystery. Age of mystery. Nga sumara sa outline, doon na may another sa outline, age of faith. Pagtuo. Tungkol kay misteryoso man, kung sa itong kinahanglan, to substantiate the things not seen. Mapatinuo ni mga mata natin makita na kinahanglan ka sa developed faith. So lalong din siya, namin mga sharing kanin, no? Ang faith, kinahanglan siya ma-develop, ma-upman, developing sa sunod na ito. So, mo ni mga panahuna, mga iso, masarap ang sino, kaniyan na niimin panahon sa Gracia. Luwas ang matao, ilan sa Gracia, nabuta sa Iglesia, I will build my church, sumabiyo. Amen? Pero kani, katulong nabutan mo, yung ginagamang pagkagal na niya, naata sa age of mystery. Amen? Nanong mystery? Mystery naman. Tungod kay, sa lahat ng mga katulikan,
Amen. Hidden, natagoti, lihas Diyos. Misteryoso ni, sa dadahan ng mga Christians. But praise the Lord, lihas ang hayuli sa Ginoo. Amen. Lihas ang bagong tugon. Ini kini sa Old Testament, no? Sa Old Testament, misteryo kini mga budahan. Na, ang mga nabuna, isa si John, no? John the Baptist. Misteryo. Pero not until ang pinaka-clear aning mystery mo'gin si Apostle Paul. Pero ipon sumit siya si Ibisi Juan, no? Sa buko siya, sa buko Revelation. Pero nabinisama ni Apostle Pablo katinang na ini ang mystery mo na iso. So, para na ito, kini siya na mystery is a revealed mystery. Napatayang na nga mystery. So, kung hindi niya may soon, doon ay puro din din, ang atong Christian life is a life nga pag-recover gikan sa mga things seen, mga butan na makita, ngadto sa mga butan na dili makita. Kung ato na tawag may soon, regeneration, dili makita. Transformation ng mga process, dili makita. Sa pa, confirmation, katong mga process, ang glorification, tanan ng mga butan. No? Sa atong sunod na pagbuhat sa Ginoo, dili siya makita. So, dili, atong nakapagan, nakita niya ay ang mga magtutuo na nabuhi, dili sa mga butan na makita, kundi sa mga butan na dili makita. O tumod kay, ikon ini man ang ato nakita. Ang word na is, nakakita ka, we see things. We see the unseeable things. Nakakita ka sa mga di makita na butang. Ang ato na doon lang karoon, we hear the unhearable words. Dili madunggan, kapulong sa Juan. Amen? O di ang mga kapahimo na itong mga misteryoso ng mga katawan. Mysterious people. Then, sa resulta, doon sa sakapulihay, doon na tayo living, doon na tayo pagkinabuhi, na imposible ikinabuhi sa Juan. So, diha na kayo din ato ma-enjoy sa pahiuli sa Ginoo mga iso. Then, ang burden mga iso, sa ito mga iso na namulog. Ang burden, ang luwag, is that, din lang ta, ito, na doon na tayo outward formality, no? Dayon physical nga pagpadayan. Ang burden ng isotis kong brother is that do not try something inward, essential, dayon organic, tulungan, inward, essential, and then organic. Na di lang igot ta, na doon ay show, no? Outward formality sa gawas. Especially sa top na revelation, sa verses 6, no? Kasi i-share sa pagsuon, na ang top na revelation, high peak, diha sa God's economy, maulong living in the reality of the body of Christ. So, ang punto din yung mga isuon, di lang igot na, mingot na, nakapagos sa lawas ni Kristo. Ngayon na, nahaapag ko na kinabuhi sa realidad, sa lawas ni Kristo. Pero ang pulo din eh, is that sa imong kinasuran, ginugod ba, essentially, nahaabaghagin ka. Organically, substantially, isa pa, inward is sa imong kinasuran, nahaabaghagin ka sa realidad. Basin sa pulo, sa ngalan na, nahaapag. Pero sa reality, sa sunod, sa pagkamao, wala kang nabuhi sa realidad sa lawas ni Kristo. So, ang mga matag-speaker, no, matag-namulong ngayon sa mga, ang ilang itagaagin mo ato, ang atong kinasuhan. Ang atong kahimtang, inwardly, organically, and essentially, kung saan naman ka, ato ba nga sa Ginoo mga iso. Then, lalagahan pa kayo, no, kung gamay lang ang view, no, sa message ko, ang tayo-tuluhan is watching and being ready. So, pagtukaw, pagpangandam, to be prepared by the Lord
for His second and imminent coming. Second and imminent coming. So, ang gulong, ang mga versikulo gigamit, no? Na ang Matthew, ngayon naapot ang Lucas, then ang butang na akong ikalandugan pa kayo ang isuod, no? Unang butang na ikalandugan ako ng aning mensahe is that dunay mga signs, dunay mga ilhanan. Nasayod na, wala yung unang ilhanan ng isuod, ang katuog yung Matthew, na ang Ebanghelyo sa gingharian, mulukok sa tibuok naon sa yuta pag-ibuy ang tao. Muna ang itong mahimong ng riders, no? Of the first horse. Riders of the first horse. Isang ang puting kabayo, positibo siya. Amen? Kung mahimong ng mga riders, pero bantay mo iso, doon ay tulog ka bad horse. O saray good horse, but tulog ka bad horse. Kung hindi kita ganahan eh. Hindi kita ganahan o gubat. Di ka ganahan o famine, kagutom. Di ka ganahan o kamatay. O sa ganahan, kaming puti kita. Kaya ibang hiliyo man. Pero ang tulo niya ay kabad horse. Gikinahanglan sa white horse. O sa isa boss, to speed up. Amen? To speed up. Aro makusog ang dagang mga isoon. Ang puti na ninahanglan sa tulo. Amen? Aron mukusog ang kanyang pagdagan. Aron matuman kung saan na sa kasing-kasing sa Ginoo. Diyan sa mga propesiya, alam mo sa kawin ni Gira, nagkaman din ang mga signs. Ipasize ko nila, no? Ito na ang katubang ng kawin ni Gira, no? Sa panahon sa Ginoo, naraya ko ito, no? Pagiyahan ni Purs. Dahil sa panahon nga, manalingisin na. Amen? Lusog na. So ang mga branches, no? Katubad, no? Ang mga sanga niya, ang mga damo niya. Once na mapahikulit ang ining kahon higira, nga mao ang Israel, haduol na ang pagpalig sa Ginoo. Yan ang nasaksihan ako sa Tungisoon, 1948, amen? Naso sa Israel, napahikulit. 1967, ang Jerusalem, no? Sa unong kaadlaw na gubat, na restore, na regain, back ang Jerusalem. Amen? Unya, karon sa totoo ay karon 1963, karon may son 2020. Uy mo lang taon, wow! No, ang gihigo sa Ginoo sa iyang mga magbubuo na Diyos. Aron na ang damo niya. I-arrest niya ang situation. Aron na mahimuling prepare for His coming back. Then ang katulang punto ba ni Brother Ronba? So, maybe sa kapanahon. Nga ito kita ganoon ang 10% naman doon, no? Well, wala yung problema sa mga materials, magtukod naman sa templo. Kaya, sa ito na mga isoon, sa itong panahon karon, we are at the end. No? The last times, at the end naman ta. Sa dakong alarawan, asa ang nakaroon? Sa mga pulamoy naman ta. Amen? At itong ipaabot din eh, ito na ay ma-revive, no? Ma-restore, ma-revive ang Roman Empire. O gani, ang spirit, ang culture, ang religion, mo naman eh. No? Mo naman eh, ganun. Lalo naman eh na mapan, no? Na pag-lubel, maraming hangat. Ang atong ipaabot karoon na kanina lang, ma-remind, no? Pulo ka kulamoy, then tunay mo sumbunga European leader. Kanina atong ipaabot. Then karapot ka po sa temple site. So, yung higang ni Brother Ron, na maybe tunay news, na itong madunggan. Oh, dunay dakong earthquake na mahitabo sa Israel, particularly sa Jerusalem. Dahil makita na, oh, the temple site, clear na! Wow, no? Ito to, no? Basta kayo, ang gito, patamasayal sa iyang pagbaruna. Naamag yun, naamag yun ang karuna. So, kita rin sa gubon, i-clear ang temple site. Usap na siya sa mga ilhanan. Amen? Pero kailan siya sa kawas na? Pero ako, nag-aabot agad, kinik atong pagpanandang sa sulod. Dili kita magtagahan ang iso. Kung andam na pagkita. Amen? So, muna yung mga sulod, ani, no? Muna yung mga
life practices ato ang mga ginawian kadaadlaw aron adunay pagkinabuhi nga kasamaan andam nang paabo sa pagbalik sa atong Ginoo. Lord, let us be those who love and serve the Lord. Love and serve the Lord. Number two, revive and are overcoming every day. Amen? Madasi sa usap, dayon madaugun, kinabuhi madaugun, magkatatlo. Ikatulo dali, let the world go. Kanina may sabukat na yung pulungan. Gamay na siya ng pulong, let the world go. But dili siya sa iyo, sa ato ang pagkakala. Let the world go. May puno dali. Once you bury yourselves in the Lord, in the world, no? Kung ingon ang ilubong, ang imong kaugalingon, lihara sa kalibutan, and become rooted, ug mamugad, muugad ka din ha, it, mamunod, makagamot, makagamot ka din ha, it will not be easy to be uprooted. Manila ito matayan ng mga iso, it will not be easy to be uprooted kung makagamot na ka din ha. Wow, no? So, how about magpagamot ang panalong diha sa pulong sa Ginoo? Ang itong mga kasinyasing, no? Grounded and rooted up. No? Pagkabali siya sa itong sulod. Kunya, ang Lord na pagpapatay na may sulod. Kaya namin din hindi sa kapulihay. Toward the end of this age, doon na rabay multiplication. Multiplication of what? Number one, material enjoyment. Ma-multiply. Mupilo-pilo ang material enjoyment. Natawa sa Luke, no? Sa Lucas, nga dili lang ang mga tao eating, drinking, marrying, giving in marriage. Na may sumpeto, buying, selling, planting, last, building. Morning na mo, karoon na iso. Panay eating, drinking daghan, marrying daghan, giving in marriage daghan, mga pag-inimay. Dahil ang planting na lang. Financial crisis or social crisis. Turo ko talaga i-share. Financial problem, crisis mga building. Building man, no? Murang na ito ay crisis. Crisis, you know? Well, sa marabot na panahon, may sold out, ang mga tao na nagbaloy. Amen? Well, magkot ko niya ang panahon na. No? Yari sa sino kung mahimot na nasa kanilaya pa, nasa kaabunda pa. Amen? Hindi ito na-extend sa Luke, no? Sa Lucas. Kapitulo 20, chapter, Luke chapter 24, nga magbantay ta, lest ang atong mga kasing-kasing way down, mabugatan, manumanan, way down, manumanan, sa debauchery, sa mga pagpatuyang, masama, sa mga kahubog, drunkenness. Kahubog, no? Mahubog sila sa mga material ng mga pagpahimulos. Pero na ay dugmang, doon na po'y nanood, no? Sa mga kamalakan. Anxieties ni inin kinabuhiyan. Muna yung batayan ng iso. Then, kung sisumpay alin? The people's heart. Ang mga tao, the people grow cold. Kanin po'y binigro ng iso. Ang ilan na the love, ang gugma, the love of many will grow cold. Ang gugma, magagalot na. Mauni, tungkol sa kabuhong, tungkol sa kadagaya, ang word na rin, lustful indulgence. So, praise the Lord. Hopefully, no, sa mga iso na masumpay, salamat sa Ginoo, na nakuha ka ron. Is kanila tutaga, our seeking of the vision. Amen? Atong pagkita, hindi mga butangan ka doon. Dilip yun ikalimod, nga naakit na kita. Dapat na kita, mga ison? Dapat na kita, wala. Amen, ha? Pero magbantay, tatay, maikin mo.
Once, kung if you see only once, kung nakakita ka kasarap, that is not enough. Di dahil ego na ikasarap ka, nakakita, may ganoon, ako nakita ang pananapon, ako nakita ang lawas, ako nakita ang bago Jerusalem, mga visions, gasing kami, ako nakita, kung sinasay, kasing-kasing. Pero kung kasarap ka nakita, di pa na ego ko iso. Kung iso man ang word it, our seeing must advance. Progressive, progressive, progressive. They should not be the same 10 years ago. Di ko na papareha ng nakita. Well, dami mga iso, no? Na nausa ko na alin. Ano nang hindi man ang nahimutan sa family mo? Wala ba na sa nakita? Well, nakakay nakita. Pero kumusta man ang ilang nakita? Doon na may pag-uuswa. Amen? Kada ataw mga isuon, doon na lang tayo pag-advance, no? Higher. Make it higher pa yun. Magkahabog ang atong nakita. From one degree to another degree. Amen? So, in this way, ang atong mga nakita, mga isuon, nakukli siya o muakbar or is affect. Our seeing affects our living. Amen? Another attitude, diya sa church life, diya sa Christian life, gaagad siya sa atong nakita mga iso. Then, once na nakita ka, our seeing is our entering. Sa katapos na kinsahin na, entering. Asa ang tanusunod? Sa reality of the body of Christ. Amen? Ang tumoy-tumoy, no, sa kung na-enjoy sa katapusan, manakata sa realidad, sa lawas ni Kristo. Pag ipapin niyo ni brother, even ang Bible groups, kata itong small groups ba? Sa practical. Kanyang small groups, mahimuunta na siyang vital group. O ang vital group, maunay group of overcomers living in the reality of the body of Christ. Realidad mo kung iso? Amen? Emphasize natin ang blendity. No? Lagyan kayo din din, emphasize. Pero sa ato lang, no, sa sign, no, sa kung nabasa sa excerpt mo na iso, kita ito nga nakasap, mga bakit maganda, no? Member ta sa lawas ni Kristo, ang member na buhi, diha lagi sa lawas. Amen? Di ito nga mula sa lawas, na kinahanglan ta sa lawas, within the body. Dayon, ang purpo din eh, kung nakita din mong ikaw member, mauni muluwas nato sa pagka-individualism sa atong pagka-inagsak mga iso. Ngayon, ato ang isipon, we need to realize we are nothing more than a member. We are just, sumatara, member. Amen. Kung natin di ba katalagod, alin? Di ligod pasagot, labaw ka sa duha. Amen. Ang duha po, di magpasagot, nalabaw siya sa usang katalito. Ngayon, sumatara. We are just what? A member. Nothing more than a member in the body of Christ. In the body of Christ, those English, in the body of Christ, we are all nobody. Because only Christ is the body. Amen? So, sa lawas ni Kristo, si Kristo na, only Christ is the body, and we are all nobodies. So, makakinabuhin pa sa realidad, sa lawas ni Kristo, we need all the members. Ang word na, I cannot live without one another. Di na nabuhin kung wala ang matag, usah. Binang sekreto niya sa reality, sa lawas ni Kristo, e realm mo din siya mismo, realm, ginsakapan mo din siya. Ang word na, what others, kung sa hindi na ko, makita, ano, what I don't know, kung sa hindi na ko makita, ang masayan, another member of the body knows. Kung sa hindi na ko makita, another member of the body, mo niya kita. Di katulog, kung sa hindi na ko madu, mabuhan, another member of the body will do. So, praise the Lord mga iso. Amen. Sa tumitumoy, sa disaisais, nagpasalamat ko, I'm just a member of the body of Christ. Aron nga, maabot kita sa itinguha sa Ginoo, mahimong nang mananalo, kita rinabos sa mga panahon. Ang atong anay makita, natin inward realization, we are just a member. Bahin na kita sa lawas ng Jesus. Di kita mulat,
kay bayan ka sa lawas, do not speak any reviling words. Kunya, si Sonia, ila ding iiwan, ila ding inidali, ila ding ipamit mo iso. Kay bayan ka na sa lawas, masama ang katapusan, matukod diha sa uma. Wala tayong mga pulo na makapadagmal, amen, dagmal, revile, makapasipala, makapasipala. Wala tayong mga isoon nga musulting mga negatibong mga bagan, reviling words, nga inwardly makasabat, no? Inwardly, ang mga balaan will suffer inward pain. Kung sunod mo ba na sakit. Kunya, inwardly wanted, masamarali mo, inwardly, inaagis yung pagsulit ng mga maayong ibutan. Nakatong word niya, no? harsh words with abusive language. Only abusive language. So, only ang warning ng Lord, for once na makita din mo, you're just a member of the body of Christ. Only muluwas na po sa tanan ng mga negatibo mga ibutan. Muna yung makapapilit na, muna ang mahimong paagi si Ginoo. Aron nga ang atong pagkinabuhi, diha sa lawas, diha sa realidad sa lawas ni Kristo, alam sa pagtugod, matugod ang lawas, kung sa sunod ba maandam ang pangasabunod. Once the body is built up by living the reality of the body of Christ, once the body is built up, the bride is prepared. Amen. The bride is prepared. So may son, ato din naon, na mahimot ang bahin sa bride. Di na tamahin mong bahin sa wife. Wife. Di na tamahin mong bahin sa wife. Bahin kita, makaparticipate kita, aning bride. Kaya ang bride man, mo'y pangasahon sa sunod sa kalibo katuli. Pero kung man sa bride, man sa kasal, kasal bride, di ba? Kasal bride. Kung man sa kasal, wife na. Wife. So, di lang ta, tamahin mo part sa wife, bahin mo ta sa bride. Amen. So, praise the Lord, my son. And hopefully, ang Ginoo, everything depends on God's mercy. Mahimo ka overcomers? Depends on God's mercy. Mahimo ka sa kinabuhi? Depends on God's mercy. Mahimo ng bahin sa iyong pangasawon? Depends on God's mercy. Anamutan, everything depends on God's mercy.